on me. Promise that you'll never be lonely. Hello, magandang araw mga katropa. Ayan, welcome. Welcome po kayong lahat sa YouTube channel kong ito. Narito na naman ang ating panibagong vlog sa araw na ito, kung saan nga po sa ating mga ginagawang pagbablog ay naroon ang ating latest update o pagbibigay ng latest update ng kaganapan sa Bulkang Taal. So mga katropa, patuloy pa rin po ang pag-steam o ang paglabas ng makapal na usok mula po sa bunganga ng Bulkang Taal. Ito po ay tuloy-tuloy, hindi po ito nawawala. Bagamat minsan may panahon o may oras na panakanakalaang, pero kadalasan mga katropa ay napakakapal po ng mga lumalabas na puting usok mula sa Bulkang Taal. Sa videong ito mga katropa ay kuha po ito kanina bandang alas 6 ng umaga, kung saan nga po ay ayan, kitang-kita natin ang may makakapal na usok o puting usok, kung saan nga mga katropa ay ang Kalakhang Taal ay binalot na naman ng may kakapalan na volcanic smog o may roon pang pagkaroon o pagkapal ng bag sa ating mga lugar dito malapit sa palibot ng Bulkang Taal. May ilan nga po tayo mga katropa na nababasa sa ating mga Facebook upload o Facebook post, kung saan nga po ay ang ibang mga kababayan natin dyan o ang ibang mga residente dyan sa parte po ng Cavite o dyan po sa taas sa may Tagaytay po dyan ay may naranasan sila o may naramdaman silang kakaibang amoy po kahapon o hanggang sa kagabi po, at naroon ang ilang po ay sinasabi nila na amoy asupre o amoy pulbura. May mga kababayan po tayong mga nagbigay po ng kanilang mga impormasyon kung saan nga po ay na-experience na naman nila ang nasabing amoy ng asupre. Particular mga katropa yon dyan sa parting Mendez, Cavite. Ilang mga barangay po dyan at dyan lang po sa taas ng Tagaytay dyan sa parting Tagaytay mga katropa. So, bagamat papunta po siguro doon ang hangin kahapon o kagabi, kaya po doon napadpad ang nasabing asupre na nagmula sa Bulkang Taal. Ngayong araw mga katropa, sa nilabas po ng P-Box kaninang umaga sa ganap ng alas 8 ay meron na po silang sukat ng sulfur dioxide, kung saan nga po ay makalipas ang ilang araw o ilang o halos isang linggo na nga na ito ay hindi po nila nasusukat, at ngayon po ay talagang nasukat na po nila. So puntahan natin mga katropa ang latest update ng Bulkang Taal ngayong araw. Sa nakalipas na 24 oras, ang Taal Volcano Network ay nakapagtala ng volcanic earthquake na mayroon 19 o 19 na volcanic earthquake. Kabilang dyan mga katropa ay mayroon 3 volcanic tremor event, at ito nga ay tumagal ng 2 hanggang 3 minuto. Samantala, 11 low frequency volcanic earthquake naman ang naitala, at mayroon pong panibagong hybrid event na naganap sa Bulkang Taal, at ito nga mga katropa ay umabot sa 5 hybrid event ang naitala ng P-Box. Low level background tremor mga katropa ay patuloy pa rin ito, bagamat ito po ay mahina laang ay patuloy ito at hindi po ito nawawala simula pa noong 7 ng Hulyo taong 2021. Ang binabantayan nga nating mga katropa o ang ating nakikita araw-araw, lalo na po sa bandang umaga o pagkagising pa lang po natin, ay talagang kitang-kita na po natin ang makapal na usok. Yan mga katropa ay patuloy po o dahil po sa patuloy na nagaganap na pag-upwelling
ng mainit na volcanic gas dyan po sa main crater. At ito nga mga katropa ang dahilan kaya nakakalikha po ito ng plume na may taas na 2,500 metro ang taas po kahapon. At bago po ito mapadpad, papuntang Timog Kanluran. So ayun mga katropa, ang dahilan ng patuloy na pagbuga ng maputing usok. Kung saan nga po kahit po gabi o halos magdamag po, ito ay nangyayari. So sana itala nga po ng PBOX, sa panibagong naitala ng PBOX na sulfur dioxide, ay umabot po mga katropa sa humigit kumulang na 2,632 tonelada. Ito po ay naitala nila kahapon, September 1, 2021. So ayun mga katropa, nakapagtala na nga po ang PBOX. So kumusta na po ang ating mga tauhan o ang mga kawani ng PBOX na naka-assign o nakatuka po sa pagsubaybay sa bulkan o sa kapag subaybay po sa sulfur dioxide na ibinubuga ng bulkan Taal. Hopefully naka-recover na po sila o tapos na po ang kanilang quarantine, o kung naka-quarantine pa rin naman po sila ay dalangin po natin na mapabilis, o sana naman ay hindi sila naapektuhan o hindi sila nagkaroon ng nasabing virus. So tuloy tayo mga katropa. Ang sukat naman po ng ground deformation ng bulkan gamit ang electronic tilt, continuous GPS at INSAR monitoring ay nakakapagtala pa rin po ng marahang pag-impis ng Taal Volcano Island simula pa nga po noong Abril taong 2021. At ang kalakhang Taal naman po ay nakakaranas ng marahang paglawak nito simula pa naman noong huling pagsabog taong 2020. So dahil po dyan, ang Taal Volcano po, ang antas po nito ay nananatili po sa Alert Level 2. Paalala ng DOST PBOX na maaring magkaroon ng steam-driven o phreatic na pagputok, volcanic earthquake, bahagyang abo at mapanganib na ipon o pagbuga ng volcanic gas na maaaring bigla ang maganap at manalasa sa mga paligid ng Taal Volcano Island, na siya pong makakaapekto sa ating mga kababayang malapit po dyan sa kanilang, o ang barangay po nila ay malapit po dyan sa Bulkang Taal. Higting pa rin ay pinagbabawal ang pagpasok ng sinuman sa Taal Volcano Island, na siya na pong permanent danger zone ng OPDC ng Bulkang Taal, kung saan nga po ang pulo ay bawal itong puntahan. Maging ang magawi po sa main crater o daang Castilla Fissure ay lubos na ipinagbabawal. Kasabay dyan ang paninirahan po, maging ang pamamalagi o pamamangka po sa lawa ng Taal ay hindi pa po ito pwede sa ating mga kababayan diyan. Ang mga lokal na pamahalaan naman ay patuloy na hinihikayat nasuriin ang kanilang mga opisyalis o pagtibayin ang dati nang inilikas na mga barangay na paghandaan na nila ang anumang maaring idulot ng panibagong pag-aalboroto ng vulkan. Maging ang may katungkulan po sa civil aviation ay nararapat lang na humikayat o hikayatin nila ang kanilang mga piloto na umiwas munang magpalipad ng anumang uring sasakyan pang himpapawid sa malapit po sa tuktok ng bulkan, sapagkat ito po ay maaring magkaroon ng bigla ang pagputok sa hindi inaasahan at maaring ma-experience o maapektuhan sila ng mga naglilipa ng abo o umiitsang bato dulot nga po ng biglaang pagputok ng bulkan. So ang DOST PBOX pa rin mga katropa ay patuloy na nagbabantay sa kalagayan ng Bulkang Taal 24/7, at handa nga po nilang agarang ipabatid ang anumang pagbabago nito sa lahat ng kinauukulan. So mga katropa, muli balikan po natin ang videong ito, pagmasdan po natin, at dito po natin makikita
ang may kakapalan na puting usok at tuloy-tuloy ang paglabas nito mula sa main creator. So mga katropa, ito po ang video natin o ito ang kuhang video sa ganap naman po ng bandang alas 2 ng hapon, kung saan nga po makikita natin na talagang makapal na po ang kaulapan at hindi na po natin makikita ang hitsura ng Bulkang Taal. Yan po ay dahil sa volcanic smog. So, yun lang mga katropa, magandang hapon po uli o magandang araw sa ating lahat. At hanggang sa muli, ito po ang Edgar Clashetti Vlog na nagsasabing mag-iingat po tayong lahat.